tayo nakita ang mga talento. May mga kumanta at sumayaw. Ngunit pasensya na po kayo dahil hindi po ako makakakanta. Dahil may nakabara. Hindi po ako makakasayaw dahil merong mga hadlang sa bagitan ng aking mga binti. Ngunit ngayon po, hayaan niyo po ako nabigyan kayo ng isang talento na hindi niyo makakalimutan. Marami po nagsasabi bilang isang bakla sa lipunan ito, marami daw po kami mga talento. Ngayong gabi po, hayaan niyo po akong ihalimtulad ang isang buhay ng bakla sa isang puri ng papel. Nanggaling po ako, bago po ako munta dito sa inyong lugar sa Barangay San Isidro, galing po ako sa lugar ng Porto. At naglakad po ako sa isang grupo ng mga kalalakihan. Ngunit, siyempre, dahil mga lalaki, ang bakla, lakad. At pagdaan ko sa grupo ng mga kalalakihan, ang sabi sa akin, bakla, chupa. Ouch! Napunit po ang aking puso. Ngunit dead pa lang ang bakla. Lakad again. Lakad. Bago ko sumakay ng jeep, ay nakita ko ng mga driver. At ang sabi sa akin, baklang kabayo. Ouch! Muntik pa akong sakyan. Ngunit dead mo na naman ang bakla. Pagsakay ko ng jeep, pagbaba ko po sa inyong kanto, dyan po sa tapat ng court, may mga nakaupong lalaki sa inyong waiting shed at tinawag ako, baklang maton. Ouch! Ngunit may tanong muna po ako sa inyong lahat, naniniwala po ba kayo na anak ako ng Diyos at kayong mga bakla ay anak ng Diyos? Kahit ano man po ang inyong paniniwala, kahit ano man po ang inyong itawag sa amin, baklang maton, baklang kabayo, dead ma. Dahil isa lang po ang aking masasabi. Ang Diyos lamang po ang may karapatan na humusga sa aming lahat. At kung tatanungin ko po ulit kayo, bubuhin ko po ang papel na ito kung naniniwala kayo na anak kami ng Diyos. Naniniwala po ba kayo? Sabay-sabay po tayo magbilang ng tatlo. Isa, dalawa, tatlo. Maraming salamat po. Thank you so much, Tabulet number 5.